Ibinaba ni Lorraine ang hawak na paintbrush ng isang pamilyar na kotse ang huminto sa harap ng kanilang family house sa Tagaytay. Mula sa SUV ay bumaba si Olive, pinsan ni Lorraine ang babae. Anak ito ng kanyang tita Faith, isa sa mga pinsan ng kanyang ina na si Dr. Lana Buenavista Mandriaga. Lorraine! Malaki ang ngiting bati sa kanya ni Olive nang lapitan siya nito sa front porch ng bahay na siyang paborito niyang pwesto kapag nagpipinta. Isang pintor si Lorraine. Paborito niyang ipinta ang mga natural scenery sa paligid niya. Isa yun sa dahilan ng dalaga kung bakit nang makatapos siya ng pag-aaral ay pinili niyang maniraan sa bahay ng kanyang pamilya sa Tagaytay Highlands. Anong ginagawa mo dito sa Tagaytay? Tanong ni Lorraine sa pinsan. Ano pa ba? Eh di binibisita ka. Anito bago siya ibeso. Nasa Cebu kasi si Franz kaya naisipan ko magpunta na lang dito. Ang tinutukoy nitong Franz ay ang asawa nito. Halos kasing edad niya si Olive subalit may asawa ng babae. Ilang buwan na nakalilipas mula nang ikasal si Olive sa fiancé na doktor. Here, I brought you your favorite donuts. Anito at ibinaba ang box ng paborito niyang brand ng donut. Napangiti siya. Thanks Olive, mamaya na ako kakain. Madumi pa ang kamay ko. Pinindot niya ang push button na kinauupo ang wheelchair para gumalaw yon. Lumayo siya mula sa tinatapos na canvas. 6 na buwan ang nakararaan na aksidente si Lorraine habang lula ng minamanehong sasakyan pauwi sa Tagaytay. Naging dahilan ng aksidenteng yon ang pagkakalumpo niya. Ayon sa doktor niya, may pag-asa pa naman siyang makalakad muli sa tulong ng therapy, subalit hindi nito masabi kung kailan. Nasaan si Manang Celia? Tanong sa kanya ng pinsan. Probably in the kitchen. It's already 10. Nagluluto na yun ng lunch. Sagot ni Lorraine. Ang kasambahay na si Manang Celia ang kasakasama ni Lorraine sa Tagaytay. Bukod pa kay Mang Caloy na isa sa mga driver ng pamilya nila. Ay yung nurse mo, nasan? Usisa ni Olive. Dahil sa naging kalagayan ni Lorraine, pumayag lang ang mga magulang niya na ipagpatuloy niyang paninirahan sa Tagaytay kung kukuha siya ng private nurse na mag-aasikaso sa kanya. Day off ni Ada ngayon, sa Lunes pambalik niya dito. Anya bago inaya ang pinsan sa loob ng bahay. Ilang oras ang nakalipas, kasama ni Lorraine ang pinsang si Olive sa isang ospital sa Tagaytay kung saan naroon ang doktor niya. May check-up siya ng araw na yon. Ayon sa doktor ay maganda ang progress niya sa kanyang therapy at malaking posibilidad na sa mga susunod na session ay makakahakbang na siya. 3 beses sa isang linggo ang session ni Lorraine sa kanyang physical therapist na inirekomenda nito. This is a great news, Lorraine. God, I'm so happy for you. Wika sa kanya ni Olive. Can you keep this between us, Olive? Ayoko munang may ibang makaalam na malapit na akong makalakad. I wanted to surprise everyone. Pakiusap niya sa pinsan habang palabas sila ng ospital. Alright, if that's what you want. But let's celebrate this, Lorraine. Sagot ni Olive. 1 oras ang nakalipas, magkasama sila ni Olive sa sasakyan nito papunta ng Maynila. Nakumbinsi siya ng pinsan na magpunta ng Maynila at kumain sa paborito nitong restaurant doon. Napagpasyahan din ni Lorraine na dumalo sa pamilya niya at manatili roon ng 2 araw. Daan muna tayo sa Greenbelt bago tayo dumiretso sa Shangri-La. Ani Lorraine sa pinsan na ang tinutukoy ay ang hotel kung nasaan ang paboritong restaurant ng pinsan. Greenbelt, may bibilin ka ba? Gusto kong surpresahin si Dave. Remember, dun siya nagtatrabaho. Nobyo ni Lorraine si Dave. 5 buwan na sila ng lalaki. Nakilala niya ito sa isang dinaluhang art exhibit sa Singapore. Wala siyang balak na magnobyo ng mga panahong yun. Subalit dahil makulit si Dave, ay pinagbigyan niya ang binata ng magyaya ito ng date. Lumalabas-labas pa lang sila ni Dave nung panahong maaksidente si Lorraine. Sa kabila ng kanyang sinapit, ay hindi siya iniwasan ng binata. Kaya naman 2 buwan na nakalipas ay sinagot niya ito. Pagdating nila sa basement parking ng mall, kinuha niya ang cellphone para i-text ang nobyo. Hey Lorraine, look! Si Dave ata yun ah! Mula sa cellphone ay bumaling siya sa direksyon tinitingnan ng pinsan. Nakita niya si Dave na naglalakad sa parking lot. Kumunot ang noon ni Lorraine nang makitang nakaakbay si Dave sa kasamang babae. At lalo siyang natigilan nang mapagtanto na ang babaeng yon ay ang nurse niyang si Ada. Lorraine, close pala si Dave at ang nurse mo? Eh, hindi ko alam. Napahinto siya sa pagsasalita nang makitang biglang hinalikan ni Dave sa lobby ang nurse niya. What the hell? Singhap ni Olive mula sa driver's seat. Olive,
Ilapit mo ang sasakyan sa dalawa. Nagpipigil ng galit na utos niya sa pinsan. Sa halip na iparada ang kotse, ay tinapakan ni Olive ang accelerator niyon. Isang metro na lang ang layo nila sa taksil niyang nobyo nang malakas na bumisina ang pinsan niya dahilan upang maghiwalay ang dalawa. Nakita ni Lorraine ang galit sa mukha ng nobyo nang katukin nito ang sasakyan ni Olive. Subalit ganoon na lang ang naging pamumutla nito at ni Ada nang bumaba ang binata ng sasakyan. Lorraine! Nabiglang sambit ng nobyo na tila natuklaw ng ahas nang makita siya. Ma'am Lorraine, magpapaliwanag ako. Namumutlang wika naman ni Ada. Shut up! Ano pang dapat niyong ipaliwanag sa akin eh huling-huli ko na kayo? Tell me, kailan niyo pa ako niloloko? Ikinuyom niya ang kamao. Kung nakakalakad lang siya ngayon ay siguradong kanina pa siya lumabas para masampal ang mukha ng nobyo. Ma'am Lorraine, hindi ko sinasadya. Nangyari na lang bigla. I'm sorry, ma'am. Tila naiiyak na sambit ng nurse niya. Huwag mo kong imam. From now on, you're fired. Bumaling siya sa nobyo. At ikaw naman, huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Break na tayo, Dave. Fine. Sa tingin mo ba talaga may lalaking makakatagal sa lumpong tulad mo, Lorraine? Lagi ka nang ang busy dyan sa kakapinta mo ni hindi mo pa maibigay ang pangangailangan ko. Aba, hindi ka lang pala manlulokong lalaki ka. Isa kang malaking gago. Dapat sa mga tulad mo, tinatanggalan ng bayag at pinapakain sa pating. Nanggigigil na sabat ni Olive. Lalo niyang ikinuyom ang palad. Sa halip na sagutin pa ang sinabi ni Dave, ay bumaling siya sa pinsan. Let's go, Olive. We're done here. Sinunod ng pinsan ang sinabi niya. Paglabas nila sa parking lot ay nag-aalalang bumaling sa kanya si Olive. Okay ka lang, Lorraine? Nagpakawala siya ng marahas na hininga. Akala ko tanggap niya ako sa kabila ng nangyari sa akin. Pero niloloko lang pala ako ng walang ya. I hope whatever he said doesn't affect you, Lorraine. Hindi totoo na walang lalaking tatanggap sa'yo dahil lang sa hindi ka makalakad ngayon. Hindi ka lang talaga totoong mahal ng lalaking yun. Humugot siya ng malalim na hininga bago maliit na umiti sa pinsan. I'm fine, Olive. Don't worry about it. Mabuti na rin at nalaman ko na ang totoo niyang ugali bago pa magtagal ang relasyon namin. Come on, ikain na lang natin yan. Wika ni Olive. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa restaurant na kakainan. Pagkatapos kumain ay dumiretso sila sa St. Mary's Hospital, ang ospital na pag-aari ng mga Buena Vista, ang pamilyang kinabibilangan nila ni Olive. Direktor ng Allergy and Immunology Department ng ospital ang kanyang ina. Ayon sa family group chat nila ay may duty ang ina sa ospital ng araw na yon. Dumiretso si Lorraine sa opisina ng ina habang si Olive ay nagpaalam na magsi-CR muna matapos siyang ihatid. Ito ang tagatulak ng wheelchair niya. Baka may meeting si Mama. Aniya sa sarili nang wala siyang madatnan sa opisina nito. Lumapit siya sa mini ref sa opisina ng ina at kumuha ng isang can juice. Umiinom siya nang marinig niya ang katok sa pinto. Kasunod ay isang parito ng boses sa labas. Doc Madriaga, may pinapabigay po sa inyo si Nurse Jane. Kasunod niyon ay bumukas ang pinto ng silid. Tumambad kay Lorraine ang gwapong mukha ng isang lalaki. Base sa suot nitong uniform ay isa itong nurse sa ospital. Tila nabigla ang lalaki nang makita siya. Dokla na Madriaga? Kunot ang noong tanong nito pagkatapos siyang pasadahan ng tingin. Nagtagal ang mata nito sa mukha niya. Napakorap siya sa sinabi ng kaharap. Bago ba ang lalaki sa ospital at hindi nito kilala ang ina niya? Bahagyang umangat ang kilay niya sa paghagod nito sa kanya ng tingin. May problema ka sa akin? Tanong niya sa halip na itama ang maling akala nito. Umiling ang lalaki. Wala po ma'am. Hindi ko lang inaasahan na ikaw si Doc Madriaga. Bakit? Dahil ba naka-wheelchair ako? Na-o-offend na tanong niya. Dahil sa tangkad ng lalaki ay kailangan niya itong tingalain. No, hindi po ganun, Doc. Hindi ko po inaasahan na ang bata mo pa. Maganda ka nga po tulad ng sinabi ni Nurse Jane. Pero hindi niya nabanggit na ang bata mo pa pala. Gusto niyang mapanguso sa narinig. Nawala ang inis niya sa pagpuri nito sa kanya. Bago ka lang dito sa St. Mary? 6 months pa lang po, Doc. Galing ako sa pediatrics department bago ako nalipat dito. Ngumiti ito at inilahad sa kanya ang hawak na folder. Ipinapabigay po ni Nurse Jane, Doc. Sa halip na tanggapin ay napatulala si Lorraine sa mukha ng lalaki. Dahil sa ginawa nitong pangiti ay lumabas ang dimple nito.
Lalong gumapo ang lalaki dahil doon. Dok Lana? Muntag sa kanya nakaharap. Napakurap si Lorraine bago tumikim. I'm sorry. Kumunot ang noon ng lalaki habang tila nagtatakang nakatingin sa kanya. I'm sorry, hindi ako doktor. Nakangusong pag-amin niya. Napaawang ang mga labi nito. Hindi ikaw si Dok Lana Madriaga? Kung ganun, sino ka? I'm her daughter. Sorry, hindi ko agad itinama yung akala mo. Na-offend ako sa ginawa mong paghabon ng tingin sa akin. I don't like being belittled by anyone. Umiling ang lalaki. Hindi ganun, miss. I didn't mean to offend you. Well, I know that now. Ngumiti siya rito. May meeting yata si Mama. If you want, iwan mo na lang yung folder dito sa mesa niya. Ako na ang bahalang magsabi sa kanya. May duty pa nga ako. So thank you, miss. Muling inilahad ng lalaki ang folder. Sa pagkakataong yun ay tinanggap niya yun. Ngumiti ang lalaki sa kanya bago ito tumalikod at umalis. Ilang segundo pag-alis ng lalaki ay pagdating naman ng kanyang ina. Lorraine! Oh my God! You're here! Sinong kasama mo? Nabiglang wika ng ina na agad na lumapit sa kanya. Si Olive Ma, sinundo ako sa Tagaytay. Anya sa ina. By the way, may nagpuntang nurse dito, dala ang folder na to. Ipinapabigay doon ng head nurse. Doon niya napagtanto na hindi niya nakuha ang pangalan ng nurse na may dimple. Kanina ka pa dito? I'm sorry, hindi ko alam na magtatagal ang meeting ko kasama ang wards. Anang kanyang ina. Hindi naman ma, kakadating ko lang. Kumain pa kami ni Olive bago nagpunta dito. Nagkita na kayo ni Dave? Nandito siya sa ospital kahapon. Sa sinabing yun ng ina ay naalala niya ang ginawa sa kanya ni Dave. Oo, nakita kami kanina sa Greenbelt. Nahuli ko siyang kalandian yung nurse ko. Break na kami, ma. Kasabay ng malakas na singhap ng ina ay dumating si Olive. Sabay nilang ikinuwento ng pinsan sa ina ang eksenang naabutan sa parking ng mall. Oh God, I'm so sorry, iha. Wika ng ina matapos marinig ang mga nangyari. Don't worry, ma. I'm fine. Considering what I've been through these past months, that betrayal was nothing. Strong ang personality ni Lorraine. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya kinain ng depresyon pagkatapos ng aksidenteng nangyari sa kanya. Ngayong wala ka ng nurse, I need to find you a new one. Wika ng ina. Ma, huwag niyo na akong ikuha ng kapalit ni Ada. I told you, I'm perfectly fine without a private nurse. Nandun naman si Manang Celia kapag kailangan ko ng tulong. Hindi ako mapapanatag, iha. Abala rin si Manang Celia sa mga gawaing bahay. You need someone with you all the time. Bumuntong hininga siya. Fine. Papayag akong ikuha niyo ako ng nurse. Pero please, ayoko na ng babae, ma. Kumunot ang noon ng ina. Iha, you can't have a guy for a private nurse. Ayoko ng babae, ma. Maalala ko lang yung ginawa sa akin ni Ada at ng hayop na Dave na yon. Besides, kahit na noong nurse ko pa si Ada, kay Manang Celia pa rin naman ako nagpapatulong kapag kailangan ko magpunta sa CR. So walang kaso sa akin kung lalaki ang kunin mong nurse para sa akin this time. Alright, I'll get someone for you, Lorraine. Tango sa kanya ng ina. Nang hapong yun ay sabay silang umuwi ng ina sa bahay nila sa Quezon City. Dalawang araw siyang nanatili roon bago siya bumalik sa Tagaytay. Nagkausap kami ng mama mo, Lorraine. Wika ni Manang Celia pagbalik niya sa Tagaytay. Tila puno ng disgustong umiling ang matanda. Kaya naman pala napapansin ko na iba kumakatingin ng nurse mong yun kay Dave kapag dinadalaw ka ng nobyo mo rito. Ex-boyfriend, Manang. Pagtatama niya sa matanda. Anyway, hayaan nyo na yun. Ayoko ng pag-usapan ng dalawang taksil na yun. O siya, sabi ng mama mo ay mamaya raw ang dating ng bagong nurse mo. Anito. Nang hapong yun, nasa silid niya si Lorraine nang i-anunsyo ni Manang Celia na dumating na ang bagong nurse niya. Lula ng kanyang wheelchair ay tinahak ni Lorraine ang tanggapan ng bahay. Ganoon na lang ang pag-awang ng mga labi niya nang bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha ng isang lalaking nakaupo sa sofa. Ikaw ang pinadala ni Mama? Tanong niya sa lalaking nasa harap niya. Tumayo ang lalaki bago ito yumuko sa kanya. Yes, I'm Lance de Assis, Miss Madriaga. Natatandaan kita. Ikaw yung nurse na nagpunta sa office ni Mama nung nandun ako. Pinasadahan niya ng tingin ng lalaki. Hindi may kakaila ang kagwapuhan nito sa suot na polo shirt at pantalon. Kung hindi ko siya nakita sa St. Mary,
magdududa ako kung nurse talaga siya. Mas mukha siyang model. Ani Lorraine sa sarili. Ako nga yun, Miss Madriaga. Ngumiti ang lalaki. Kasabay niyo ni paglabas ng dimple nito sa pisngi. Naglahad ito ng kamay sa kanya. Napakorup si Lorraine sa tila init na gumapang sa kamay niya nang tanggapin niya ang palad nito. Nice to meet you, Lance. Hindi niya pinagtaka na galing sa St. Mary ang binata dahil doon din kinuha ng ina ang dating nurse niyang si Ada. Hindi lang niya inaasahan ang lalaking ito ang makukuha ng ina niya bilang bagong nurse. Siguro naman na ipaliwanag na ni Mama lahat sa iyo bago ka napunta dito. Tanong niya sa lalaki. Yes, Miss Madriaga. Tumikim siya. Actually, hindi ko naman talaga kailangan ng nurse. Si Mama lang talaga mapilit. Even if I can't walk, I can do most things on my own. Kapag kailangan ko naman ng assistance sa ibang bagay tulad ng pagbabanyo, si Manang Celia tumutulong sa akin. So wala ka rin masyadong kailangan gawin dito. Ayoko rin itrato mo ako na parang pasyente. I may be a handicap, but I'm not invalid. Hindi ba unfair yun para sa akin, Miss Madriaga? Bakit naman unfair? Ayaw mo nun? Sumasahod ka ng doble ng kinikita mo sa ospital na wala kang ginagawa. Tumikim ang lalaki. Gusto kong pinaghihirapan ko ang perang kinikita ko, Miss Madriaga. Humuso siya. Hindi niya maitatanggi na gusto niya ang pagiging maprinsipyo ng lalaki. Sige, mag-iisip ako ng mga pwedeng ipagawa sa'yo. For the meantime, iwan muna kita kay Manang Celia. May tinatapos akong trabaho. Bumaba ang mata nito sa kamay niya. No problem, Miss Madriaga. Sabi ni Dok Lana, painter ka daw? Yes. By the way, wag na Miss Madriaga. Sige, Ma'am Lorraine na lang ba? Gusto niyang sabihin na wag na rin siya nitong imam. Subalit naisip niyang weird naman kung Lorraine lang ang itatawag nito sa kanya. I think that's better. Wika niya bago iwan ng lalaki sa sala. Sa kanyang wheelchair ay dumiretso siya sa kusina para puntahan si Manang Celia na kasalukuyang gumagawa ng merienda. Nakausap ko na si Lance Manang. Kayo na munang bahala sa kanya. Bumalik si Lorraine sa kwarto para balikan ang naiwang trabaho. Nasa gitna siya ng pagpipinta nang makatanggap siya ng tawag mula sa ina. Dumating na ba si Nurse Lance dyan, iha? Bungad na tanong ng ina mula sa kabilang linya. Oo, ma. Pero bakit siyang kinuha mo? What? Hindi ba sabi mo lalaki ang ipadala ko dyan? Napanguso siya. Well, oo nga, ma. Bakit? Hindi ba pasado sa'yo si Lance? Ha? Pasado saan? Hindi ko naman maniligaw yung tao. Kunot ang noong tanong niya. Narinig niya ang tawa ng ina sa kabilang linya. I wasn't talking about that, iha. Tinatanong ko kung pasado siya para maging nurse mo. Nag-init ang mukha niya. Oh, okay naman siya, ma. That's good, iha. Siya ang nagustuhan ko sa mga inirekomenda sa akin ng head nurse. Paborito siya ng mga pasyente dito, lalo na ng mga matatanda. Magaling daw kasi mag-alaga. Nurse Jane assured me na you'll be in good hands with him. Ma naman, you're talking as if pasyente ako na kailangang alagaan. Nakangusong sagot niya. Well, kahit na alam kong kaya mo ang sarili mo, I'll still worry about you, iha. Kaya gusto kong sigurado ako na maaalagaan ka ng makakasama mo dyan. Paano mo naman siya napapayag na maging private nurse ko, ma? Oh well, pumayag naman siya agad nang sabihin ko na doble ang sasweldohin niya, iha. Wala rin kaso sa kanya na stayin siya dyan sa Tagaytay. Napanguso siya. Kung sa bagay, kahit sino naman hindi tatanggihan ng alok na dobleng sahod. Anya sa sarili. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin sa kanya ang ina. Binalikan ni Lorraine ang ginagawa. 2 oras na nakalipas, lumabas siya dahil nakaramdam siya na gutom. Naabutan niya sa dining area si Lance. Tinutulungan ng lalaki si Manang Celia sa pag-ayos ng hapag. Hi ma'am, dinner is almost ready. Wika sa kanya ni Lance. Ngumiti ang binata. Napakorap si Lorraine nang bumalandra sa kanya ang dimple nito. Akala ko ba nurse ka? Eh bakit tumutulong ka dito sa kusina? Nakangusong tanong niya sa lalaki. Wala naman kasi akong ginagawa, ma'am. Sagot nito. Hindi ko na nga napigil tong si Lance, iha. Gusto daw niyang tumulong kaya hinayaan ko na. Wika naman ni Manang Celia. Ilang sandali pa ay nagsimula na silang kumain. Kasama niya sa hapag si Lance at si Manang Celia, habang si Manong Kaloy ay susunod na lang daw at may kinakalikot pa sa sasakyan. Habang kumakain sila ay kinakausap ni Manang Celia si Lance.
Nalaman niya na 29 na ang binata at 4 na taon na itong nagtatrabaho bilang isang nurse. Matanda ang lalaki sa kanya ng 1 taon. Ang gwapo mo, iho. Wala ka bang nobya? Napahinto si Lorraine sa tanong na yon ni Manang Celia sa binata. Wala po sa ngayon, Manang. Really? Dati meron. Hindi napigil ang tanong ni Lorraine sa lalaki. Meron. I had an ex-girlfriend before. What happened? Nag-iwalay kami dahil nag-abroad siya. Nurse din siya at nagkaroon siya ng oportunidad na magtrabaho sa Canada. Hindi mo sinundan sa abroad? Tipid nang umiti si Lance. Hindi. Dalawa lang kasi kami ng nanay ko sa buhay dahil maagang namatay ang tatay ko. At hindi ko kayang iwan si mama. Hindi inaasahan ni Lorraine na family-oriented pala ang lalaki. Base sa kwento nito ay mahal na mahal nito ang ina. Maswerte pala ang nanay mo sa'yo, Lance. Wika ni Manang sa binata. At dahil dyan, deserve mo ng masarap na beef caldereta. Inabutan ito ni Lorraine ng isa sa mga putahing iniluto ni Manang Celia ng gabing yon. Bahagyang natawa ang lalaki. Thanks, Ma'am Lorraine. Ang sarap nga ng luto ni Manang Celia. Salamat, iho. Kumain ka ng marami. Wika ng matanda. Napansin ni Lorraine na tila nakuha na rin ni Lance ang loob ng dalawang matandang kasama niya sa bahay. Rin? Ibig sabihin, nakuha na rin niya ang loob mo, ganun? Tanong sa kanya ng isang bahagi ng isip. Aminado si Lorraine na komportable siya sa binata kahit bago pa lang ito sa bahay niya. Bukod sa maamong mukha ng lalaki ay gusto niya ang ngiti nito. Doon na muna ako sa porch, Manang, Lance. Wika niya sa dalawa pagkatapos maghapunan. Sige, iha. Isusunod ko na lang yung tsaa mo. Ani Manang Celia. Dumiretso si Lorraine sa porch ng bahay. Nakasanayan na niya na tumambay doon para magtsaa pagkatapos maghapunan. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng yabag. Sa halip na si Manang Celia ay si Lance ang lumapit sa kanya dala ang tray ng tsaa. Inilapag nito ang hawak sa mesa. Bakit ikaw ang may dala nito? Tanong niya sa lalaki. Para may gawin naman ako dito, ma'am. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Bakit nakatayo ka? Maupo ka oh. Inilahad niya ang bakanting sofa sa harap niya. Pwede kitang samahan dito. Sabi ni Manang dito ka raw madalas nagpapaantok. Baka nakakaistorbo ako sa'yo, ma'am. Ngumuso siya. Okay lang naman. I could use some company right now. Gusto mo ka mo nang gagawin, di ba? Sige, kwentuhan mo na lang ako. Inuko po nito ang upuan sa harap niya. Anong gusto mong kwento ko sa'yo, ma'am? Bedtime stories, ganun? Natawa siya sa sinabi nito. Alam mo, hindi ka lang gwapo ah. May sense of humor ka rin. Natawa rin ang binata. Thank you. Di mo man lang tinanggi? Hindi ka rin humble, no? Tumikim ang binata. Aware naman ako, ma'am. Bakit ko itatanggi ang isang bagay na alam ko naman totoo? Well, may point ka nga. Kinuha niya ang teapot at nagsali ng tsaa sa maliit na cup. Sabi mo kanina, kayong dalawa lang ng mama mo sa buhay? Okay lang sa kanya na stay-in ka sa Tagaytay? Sumeryoso ang mukha ng binata. Patay na ang nanay ko, ma'am. Last year pa. Natigil lang si Lorraine. Oh, I'm sorry. Isang maliit na ngiti ang ibinigay nito. Okay lang, ma'am. Naihanda ko naman ang sarili ko bago siya nawala. Ilang taon rin kasi siyang nagkasakit bago tuluyang binawian ng buhay. Somehow, masaya ako na hindi na siya nahihirapan ngayon. Isang marahang ngiti ang ibinigay niya sa lalaki. Nagsalin siya ng tsaa sa isang teacup at inabot yon sa binata. Salamat, ma'am. Ikaw pala. Bakit nandito ko sa Tagaytay imbes na sa Maynila kung saan nandun ang pamilya mo? Iginala niya ang tingin bago ibinalik ang mata kay Lance. Mula sa front porch ng bahay ay matatanaw ang Taal Lake. Subalit dahil gabi ng oras na yon ay kadiliman ang nakikita niya. I prefer it here. Bata pa lang ako, fascinated na ako sa nature. Nung nakagraduate ako at nagpa siyang humiwalay sa parents ko, pinili kong dito tumira sa property namin sa Tagaytay. This place gives me peace. Gusto ko may nakikita akong magandang tanawin kapag napipinta ako. Nung makilala ko si Doc Lana, akala ko nagbibiro ka sa sinabi mo na anak ka niya. Hindi kayo magkamukha, ma'am. Talaga? Opo. Pareho kayong maganda pero wala kayong resemblance sa isa't isa. Sanay siyang nasasabihan na maganda siya. Sabalit hindi niya alam kung bakit tila gustong mag-init ng pisngi niya sa sinabi ni Lance. Well, si Dad kasi ang kamukha ko. Pati pagkahilig niya sa art naman ako rin.
Ewan ko ba, kaardahan lang sa buhay yung naman ako kay Mommy? Natawa siya sa huling sinabi, sabalit napawi ang tawa niya nang mapansin na nakatingin sa kanya si Lance. Why are you looking at me like that, Nurse Lance? Ang ganda ko ba? Pabiro at nakaangat ang kilay na tanong niya. Tumikim si Lance. I'm just amazed, Ma'am Lorraine. Saan? Sa kagandahan ko nga. Mahinang natawa ang binata bago tumikim. I'm amazed how you can manage to smile despite your condition. I mean, hindi kasi lahat ng tao kaya maging ganyan kapositibo sa buhay pagkatapos magkaroon ng kapansanan na tulad ng sayo. Nabanggit pa sa akin ni Doc Lana na niloko ka ng ex-boyfriend mo kamakailan lang. Ngumuso siya. Ang dami naman palang nasabi sa'yo ni Mama. Sorry, Ma'am. Naitanong ko kasi sa kanya kung bakit lalaking nurse ang gusto mo this time. Nah, it's fine. Hindi ko naman nililihim ang buhay ko. Kaswal na sagot niya bago nagkibit balikat. Well, I grew up in a household with a positive upbringing. I guess that's the reason why I'm like this. After I survived my accident, I'm just grateful that I'm still alive. Dahil alam kong hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. So I'm just happy and grateful that I survived, even if I lost my ability to walk. Hindi naman katapusan ng mundo dahil lang hindi na ako makalakad. At the end of the day, buhay ako, nakakakita pa rin ako, nakakapagsalita, at nakakapagpinta pa rin ako gamit ng dalawang kamay ko. Lumarawan ng paghanga sa mata ni Lance. That's admirable, Ma'am Lorraine. I hope hindi maapektuhan ang tingin mo sa mga lalaki dahil sa ginawa ng ex mo. Don't worry, hindi. I have a loving father and brother. Sadyang may mga lalaki lang talaga na manluloko at walang kwenta. Sadly, isa doon ang ex ko. Humiti siya at inabot ang tasa ng iniinom na tsaa. Pero tama ka rin naman, Ma'am. Nakakamanghari naman talaga ang ganda mo. Nasamit si Lorraine sa biglang sinabing yun ng lalaki. Sa isang iglap ay nasa tabi na niya si Lance. Inabutan siya nito ng panyo bago maingat na hinagod ng likod niya. Okay na ako, salamat. Anya bago tumikim. Lumayo sa kanya si Lance. Next time dahan-dahan sa pag-inom, Ma'am. Mabuti hindi na masyadong mainit ang tsaa mo at hindi ka napaso. Next time, dahan-dahan ka rin sa pamumuri mo sa akin. Wika naman niya sa isip. Ang bilis ng reflex mo. Nurse ka nga talaga, ha? Sa halip ay sagot niya. Bakit? May pagdududa ka pa rin ba, Ma'am? Hindi ka lang kasi mukhang nurse kapag hindi ka naka-uniform. Mas napagkakamalan ka ang model o artista. Ganon. Pinasadahan niya ito ng tingin. Alam mo kung nag-artista ka, sisikat ka, Nurse Lance. Natawa ito. Hindi ako marunong umarte, saka sa medical field talaga ang gusto kong profession. Talaga? Bakit hindi ka nag-doktor? Pumasok ako sa med school pagkatapos maging registered nurse. Kaso huminto ako sa pag-aaral nung magkasakit si Mama. Ayoko kasing iasa sa ibang tao ang pag-aalaga sa kanya. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya sa kwento ni Lance. Dama niya ang matinding pagmamahal nito sa namayapang ina. Well, bata ka pa naman. Pwede mo pang ituloy ang pagdodoktor. I'm sure matutuwa ang mama mo kapag itinuloy mo ang pangarap mo talaga. Yun nga ang plano ko, Ma'am. Baka next year bumalik na ako sa med school. Inihahanda ko lang ang sarili ko. Good luck sa'yo, future Doc Lance. Natawa ang lalaki. Ma'am Lorraine naman, wala pa nga eh. Napangisi siya. Ganun dapat, kailangan i-manifest ang mga bagay-bagay para magkatotoo. Alam mo nung bata ako, minanifest ko talaga na magiging painter ako. Look at me now. Sige, Ma'am, naniniwala ako na magiging doktor din ako. Ganyan nga, nakangiting sagot niya. Dahil nalibang siya sa pakikipag-usap kay Lance, ay hindi na niya namalayan ang oras na lumipas. Nang labasin sila ni Manang Celia, ay nabigla pa siya nang malamang mag-aalas 10 na. We should head inside now. May therapy pa ako bukas. Anya kay Lance. Sige, Ma'am. Iahatin na kita sa kwarta mo. Bago pa siya makatanggi sa binata, ay pumuesto na ito sa likod niya at hinawakan ang handle ng wheelchair niya. Maingat siya nitong iginiya papasok sa loob ng bahay. Good night, Ma'am Lorraine. Wika ni Lance pagdating nila sa silid ng dalaga. Good night, Lance. And by the way, huwag mo na akong imam. Para akong teacher o principal, kakamam mo sa akin. Ayaw mo naman ng Miss Madriaga. So, madam na lang? Natawa siya. Anong madam? Ginawa mo akong matanda. Mas matanda ka nga sa akin ng isang taon. Then, what should I call you?
Ano, Lorraine na lang. Lorraine na lang? Gagad nito. Baka sa mukha nito ang pagkabigla, kaya bigla tuloy nag-init ang mukha niya. Kung okay lang din sa'yo, hindi kasi talaga ako komportable sa kakamam mo sa akin. Sige, Lorraine na lang. Sagot nito bago ibalik ang ngiti sa mga labi. Good night, Lorraine. Good night, Lance. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, ay tumulak si Lorraine sa ospital para sa therapy session niya. Kasama niya si Lance at ang driver na si Mangkaloy. You're taking a therapy session. Does that mean your condition is not permanent? Na makakalakad ka pa ulit? Seryosong tanong sa kanya ni Lance habang nasa biyahe sila patungong ospital. Tumikim siya. Sabi ng doktor, may posibilidad pa naman na makalakad ako. But I don't know if it'll happen anytime soon. I did some research on people who have the same cases as mine. Marami sa kanila inaabot ng maraming taon bago makalakad ulit. Yung iba naman, hindi na talaga nakakalakad pa. Pinigilan niyang sabihin ang magandang balitang sinabi sa kanya ng doktor niya na uhuli silang magkita. Tulad ng sinabi niya sa pinsan, gusto niyang ilihim sa lahat ang progreso ng therapy niya. Ngumiti sa kanya si Lance. Well, in your case, naniniwala ako na makakalakad ka ulit, Lorraine. Of course, you'd say that. You're a nurse. Parte ng trabaho niyo na pag-aanin ng loob ng mga pasyente niyo. Bahagya ay itong natawa bago muling sumeryoso. Naniniwala talaga ako, ma'am. I mean, Lorraine, regardless of my profession or whether I work for you or not, alam ko na makakalakad ka ulit. You have the heart and attitude of a fighter after all. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya sa narinig. Salamat, Lance. You're welcome, Lorraine. Sigurado ako na marami rin ang naniniwala na makakalakad ka ulit. Gaano man katagal ang abutin. Salamat ulit. Dahil dyan, may bonus ka sa akin. Natawa ito. Wala nang ako masyadong ginagawa, may bonus pa. Ayaw mo si Gracia? Pabirong tanong niya. Bonus na sa akin yung masarap na luto ni Manang Celia. Kung may pagkain kang gusto, pwede kang mag-request sa kanya. Anya sa lalaki. Napansin niya na bukod sa maganda itong kumain ay lagi nitong pinupuri ang luto ng matanda. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa ospital dahil hindi rin naman kalayuan yun mula sa bahay ng mga magulang sa Tagaytay. Isang oras ang session ko sa therapist ko. Para hindi ka mainip, dun ka nalang maghintay sa cafeteria. Anya kay Lance nang ihatid siya ng binata sa labas ng physical therapy room ng ospital. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo sa loob. I mean, kasama yun sa trabaho ko bilang private nurse mo, di ba? Ha? Hindi na, Lance. I can manage. Besides, hindi ako komportable na may ibang tao bukod sa amin ng therapist ko. Tumango ang lalaki. Sige, Lorraine. Kapag may kailangan ka, nandito lang ako sa labas. Ngumiti siya bago pumasok sa loob. Sumalubong sa kanya ang therapist niyang si Marga. Pagkatapos siya nitong kamustahin ay nagsimula ang session nila. Do you think I can already do it? Tanong ni Lorraine sa kanyang therapist nang dahan-dahan siya nitong inilalayan na patayo. Nasa huling parte na sila ng session nila sa araw na yon. I do. We've already come a long way, Lorraine. Come on, let's give it a try. Sagot nito. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang magawa niyang makatayo sa tulong ng babae. Okay, now I will release my hold on you. Pagkatapos yung sabihin ng therapist ay inalis nito ang mga kamay sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Lorraine nang manatili siyang nakatayo. Look, Marga! Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang bumagsak siya at napaupo sa wheelchair. Sa kabila niyon ay pinagdiwang ni Lorraine ang malaking progreso niya. Hindi siya makapaniwala na 6 na buwan pagkatapos ng aksidente ay nagawa na niyang makatayo ng ilang segundo. Your progress is exceptional, Lorraine. Hindi na ako magtataka kung sa mga susunod na linggo magagawa mo ng humakbang. Wika ni Marga. Masayang nagpaalam si Lorraine sa therapist niya pagkatapos ng session nila. Naabutan niya si Lance na naghihintay sa kanya sa labas kung saan niya ito iniwan. Napansin niya ang hawak nitong sandwich at bote ng tubig. Ibinili ka ta ng pagkain, baka kasi gutom ka pagkatapos ng session mo. Sabi mo, hihintayin mo pa yung doktor mo pagkatapos ng session mo sa therapist, di ba? Inabot nito sa kanyang sandwich bago binuksan ang bote ng tubig na hawak. Tila may mainit na kamay na dumapo sa puso ni Lorraine. Natouch siya sa gesture na yon ng binata. Thank you. Ikaw, hindi ka bumili ng sayo? Busog pa ako. Binuksan niya ang sandwich, sabalit sa halip na kagatan yon na ihinati niya yun sa dalawa.
ibinigay niya kay Lance ang kalahati. Ikaw ang bumili nito kaya dapat lang na-share tayo. Salamat, Lorraine. Kumusta ang session? Okay naman. Tipid na sagot niya bago kinagatan ng hawak na sandwich. Tumangot ako ang binata bago kumain na rin. Maya-maya ay bumaling to sa kanya. Hey, may mayonnaise ka pa sa baba, Lorraine. Bago pa siya makakilos ay pinunasan na nito ang parte ng baba niya gamit ang daliri nito. Tumikim siya kasabay ng pag-iinit ng muka. Salamat, Lance. Pero next time, hindi mo naman kailangan gawin yon. Nakangiting umangat ang kilay nito. Bakit naman? My job is to take care of you, right? Hindi ba parte ng pag-aalaga sa'yo ang pagpunas ng dumi sa mukha mo? Ginawa mo naman akong bata niya, Nurse Lance. Bata lang ba ang inaalagaan? Bago pa makasagot si Lorraine ay natanaw na niya ang paparating na doktor niya. Isang oras ang nakalipas, nakauwi sila ni Lance sa bahay mula sa ospital. Pagkatapos ng lunch ay tumuloy si Lorraine sa porch upang magpinta. Dito ka madalas magpaint? Tanong ni Lance. Nakasunod sa kanya binata dahil nagpatulong siya rito na ihatid doon ang mga gamit niya sa pagpipinta. Oo, pero kapag gusto ko na wala akong naririnig na ingay, dun ako sa kwarto ko. Do you mind if I stay here? O ayaw mong pinapanood ka? Walang kaso sa kanya na panoorin siya sa ginagawa. Sabalit hindi niya maintindihan kung bakit pagdating kay Lance ay nakakonsyos siya. Baka madistract ako sa'yo. Nakangiting sagot niya sa lalaki. Mabilis kang madistract? Depende sa distraction. Sa tingin mo, madidistract ka sa akin? Oo naman. Makita ko lang yung dimple mo wala ng concentration ko. Ngani-ngaling isagot niya. Hindi ko alam. Para sure, dun ka na lang muna sa loob. Sa huli, isagot niya rito. Alright. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Ani Lance bago siya iwan sa porch. Nagsimulang ituloy ni Lorraine ang painting na sinimulan niya noong dalawin siya ni Olive. Dalawang oras ang nakalipas, natapos niya ang obra. Nagliligpit siya ng mga gamit nang marinig niya ang yabag. Nalingunan niya si Lance na may dalang tray. Merienda muna, Lorraine. Inalapag nito ang tray sa mesa malapit sa kanya. Saan ka bumili ng cookies? Tanong niya nang makita ang pagkain dala nito. Ginawa ko yan. Talaga? Marunong ka mag-bake? Ngumiti ang lalaki. Oo, mahilig sa pastry si mama kaya nag-aral ako. Wala naman akong ginagawa kaya naisip kong pakialaman na lang yung kusina mo. Masarap naman daw, sabi ni Manang Celia. Napanguso siya. Sige, titikman ko. Maglilinis lang ako ng kamay. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Pumihito para makita ang canvas niya. Wow, this is beautiful. Ang galing mo, Lorraine. Nag-init ang mga pisngi niya. Hindi mo naman ako binibola lang dahil nurse kita, di ba? What? Of course not. Hindi ako magaling sa art pero maganda talaga. Parang buhay na buhay ang painting mo. Salamat. That painting, ibibenta mo ba yan? Meron ang may-ari nito. Someone had it commissioned. So pwede rin ako magpa-commission sa'yo? Pwede, pero mahal ang talent fee ko ah. Kung sa bagay, I look up your works on the internet. Sikat pala ang mga gawa mo sa art community. Muling nag-init ang pisngi niya sa papuring natanggap mula kay Lance. Sige na nga, pag ikaw ang nagpagawa may 50% discount. Talaga? Baka malugi ka, Lorraine. Ako, malulugi? Mayaman na kaya ako. Mahinang natawa si Lance. Sa susunod magpapagawa ako. Pero sa ngayon, kumain ka muna. Dalawang oras ka ng trabaho, oh. Teka, maglilinis lang ako. Ako na, let me do it for you. Bago siya makakilos ay lumuhod sa harap niya ang binata. Akin na yung kamay mo, Lorraine. Napalunok siya. Hindi na, ako na maglilinis ng kamay ko, Lance. Marahang umiti sa kanya ang binata. Sige na, let me do this for you, please. Tila nanghina siya sa marahang boses ni Lance at sa ngiti nito. Nagpakita na naman kasi sa kanya ang dimple nito. Noon pa man ay weakness na niya ang mga lalaking may dimple. Pero hindi niya alam kung bakit ibang epekto sa kanya ng dimple ni Lance. Fine, makulit ka eh. Nakangusong pagpayag niya. Inilahad niya ang kamay dito. Hinawakan ni Lance ang kamay niya. Maingat na inalis nito ang mga kumapit na pintura roon gamit ang paint cleaner at wet wipes. Habang ginagawa yun ng binata, pakiramdam ni Lorraine ay may kumikiliti sa dibdib niya. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso.
Yun ang unang beses na may ibang tao ang naglinis ng mga kamay niya pagkatapos magpinta. Kahit ang mga dating naging nobyo ay walang gumawa noon. There, malinis na. Nakangiting nag-angat ng tingin si Lan sa kanya. Tila may panghihinayang siyang naramdaman nang pakawalan nito ang kamay niya. Salamat, Lance. You're welcome. Kung ganito ka ka-attentive sa mga pasyente mo, hindi na ako nagkataka kung bakit sabi ni Mama isa ka sa paboritong nurse ng mga pasyente sa St. Mary. Mahinang natawa ang lalaki. Hindi ako ganito sa lahat ng pasyente ko, Lorraine. Talaga? Yes, sa mga paboritong pasyente ko lang. Hindi niya napigilan ang pag-angat ng kilay. Sino naman yung mga paborito mong pasyente sa ospital? Don't tell me yung magagandang tulad ko. Bahagya itong natawa. Hindi, Lorraine. Hindi naman ako mahilig sa magaganda eh. Natigilan siya. Bigla ay gusto niyang itanong kung ano ang tipo nito sa babae. Sabalit pinigilan niya ang sarili. Sino ba mga favorite mong pasyente? Mga matatanda ang paborito ko. Sila laging may special treatment sa akin. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Teka, hindi naman ako matanda ah. Natawa si Lance. Hindi nga, pero special ka rin. Ikaw lang ang pasyente ko ngayon eh. Ngumuso siya para pigilan ang sariling mangiti. Tama na nga yan, patikim na ako ng cookies na ginawa mo. Kinuha ni Lance ang plato ng cookies at inilapit sa kanya. Namilog ang mata niya pagkatapos kagatan ng isa. Hindi ka lang pala magaling mag-alaga, magaling ka rin talaga sa kusina. Ang sarap nitong cookies mo, Lance. Talaga? Hindi ka ba nambobola lang? Parang sa ating dalawa, ikaw itong mambobola eh. Hindi pa naman kita binola. Ngumiti siya bago muling kumagat. Fine, pero masarap talaga, Lance. Walang halong biro. Salamat. Salamat din. Dahil nagustuhan mo, gagawa ulit ako sa susunod. Wow naman, hindi lang ako may personal nurse. Nagkaroon din ako bigla ng personal baker dito sa Tagaytay. Naubos nila ni Lance ang inihanda nitong cookies. Sa mga sumunod na araw ay tinupad ng lalaki ang sinabi niyang ipagbibake na ulit siya nito. Habang nakakasama niya ang binata ay lalo niya itong nakikilala. Kapag kasi hindi siya nagpipintay, kausap niya si Lance. At walang oras na hindi niya na-enjoy ang pakikipag-usap sa binata. Lumipas sa mga araw at namalayan na lang ni Lorraine na isang buwan nang nagtatrabaho sa kanya si Lance. Sa loob ng isang buwang yon ay lalo siyang napalapit sa binata. Nang hapong yon, nagpaalam si Lance na luluwas ng Maynila dahil day off nito kinabukasan. Mag-ingat ka sa biyahe, Lance. Bili ni Lorraine sa binata. Salamat. Kayo din ni naman ang Celia, mag-ingat dito. Babalik din ako agad bukas ng hapon. 2 days ang day off mo. Bakit babalik ka agad? Wala naman akong ibang gagawin sa Maynila eh. Kailangan ko lang magpunta doon para dumalo sa binyag ng anak ng kaibigan ko bukas. Nakwento sa kanya ng binata na kinuha itong ninong sa binyag ng kasama nitong nurse sa St. Mary. Bakit? Wala bang party yung binyag? Sandaling kainan lang, saka hindi ako umiinom ng alak. Ganun ba? Sige, pag-uwi mo na lang ako ng lumpiang Shanghai. Pabirong sagot niya na ikinatawa nito. Lorraine, ang yaman mo pero bakit gusto mong ipagbalot kita ng lumpia? Saka kumakain ka pala nun? Hello, anong akala mo sa akin, hindi Pilipino? Saka naka-attend ako sa mga fiesta, no? Kaya paborito ko yung lumpiang Shanghai. Sige na, baka abutan ka pa ng ulan. Anya rito, buong maghapon na makalimlimang panahon at ayon sa balita ay may paparating na bagyo. Nang gabing yon, nanibago si Lorraine na mag-isa lang siyang nag-chacha sa front porch. Nasanay na siya sa presensya ni Lance. Lorraine, napatawag ka. Tanong sa kanya ni Olive mula sa kabilang linya. Naisipan niyang tawagan ng pinsan. Wala lang, naboboard lang ako. What? Tama bang narinig ko? Naboboard ka dyan sa Tagaytay? Akala ko ba kahit na mag-isa ka lang dyan, hindi ka makakaramdam ng boredom? Bumuntong hininga siya. Nasanay lang ako this past few days na kausap ko si Lance. Umuwi kasi siya ng Manila kanina dahil day off niya bukas. Sa ilang beses na pakikipag-usap niya sa pinsan sa telepono ay ilang beses niyang nabanggit dito ang tungkol kay Lance. Wait, namimiss mo yung nurse mo? Aba, iba na yan, Lorraine. Wala naman ako sinabing namimiss ko siya. Pero sinabi mo na naboboard ka dahil wala siya. Parang inamin mo na rin na namimiss mo nga yung tao. Umamin ka sa akin. Gusto mo na siya, no? Gusto ko naman talaga siya as a person.
Masarap siyang kausap. Ang ibig kong sabihin, kung nahuhulog na ang loob mo sa kanya. Natigilan siya sa sinabi ng pinsan. Kakahiwalay ko lang kay Dave Olive. Sus, para namang minahal mo yung lalaking yun. Sinagot mo lang naman yun dahil na-touch ka na hindi kanya nilayuan nung na-aksidente ka. Saka walang pinipiling oras ng pag-ibig, Lorraine. Look at me. Love at first sight ang nangyari sa amin ng asawa ko, di ba? Fine. Gusto ko nga si Lance, pero ayokong lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. Mas gusto ko mag-focus sa rehabilitation ko. Hindi mo naman mapipigilan ang nararamdaman mo, Lorraine. Saka paano kung may gusto na rin pala siya sa'yo? Sabi mo masyado siyang maalaga, di ba? Pinagbibake ka pa. May nurse bang ganun? Ayokong bigyan ng mali siya ang mga ginagawa niya. Siyempre nagtatrabaho siya sa akin kaya mabait siya. Saka sabi niya hindi siya mahilig sa magaganda. Talaga? Ano bang type niya sa babae? Sana tinanong mo. Ayoko, that's inappropriate. Baka isipin niya interesado ako sa kanya. Natawa ang pinsan sa kabilang linya. Which is true naman. Ewan ko sa'yo, Olive. Naiiling na wika niya sa pinsan. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siya rito at nagpa siyang matulog. Kinabukasan ay nagising si Lorraine na makulimlimang panahon. Panaka-naka rin ang ulan. Dahil malamig sa labas ay sa loob siya ng silid niya nagpinta. Katatapos lang niya mag-lunch nang makatanggap siya ng tawag mula kay Lance. Hello, Lance? Lorraine, hi! Bati ng lalaki sa kabilang linya. Hindi niya pinansin ang pagwawala ng puso. Napatawag ka? Pauwi na kasi ako ng Tagaytay. May gusto ka bang ipabili sa akin dito sa Manila? Teka, sigurado kang uuwi ka ngayon? Lumalakas na ang ulan dito. Kung ipagpubukas mo na kaya ang biyahe? Baka mas masama ang panahon bukas dahil sa bagyo. Don't worry, wala pa namang ulan dito sa Manila. Sige, mag-ingat ka na lang sa biyahe. Salamat. Wala ka bang gustong ipabili? Wala, umuwi ka lang ng safe dito, ayos na, Lance. Narinig niya ang mahinang tawa nito. Areglado yan, Lorraine. Sagot nito nang nagpatawa rin sa kanya. Isang oras ang nakalipas ay lalong lumakas ang ulan sa Tagaytay. Halos hindi niya makita ang paligid sa pinagsamang fog at buhos ng ulan. Napuno ng pag-aalala ang dibdib niya habang naghihintay kay Lance. Habang lumilipas ang oras ay lalo pang lumalakas ang buhos ng ulan. Nagpasya siyang tawagan ng binata. Sabalit dumoble lang ang pag-aalala niya nang malamang unattended ang cellphone nito. Lorraine, anong problema? Tanong ni Manang Celia nang napansin ang nag-aalalang ekspresyon niya. Si Lance, Manang. Tumawag siya kanina para sabihing pauwi na pero hindi ko naman makontak ngayon. Nag-aalala ako. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Sa isang iglap ay bumalik sa isip niya ang aksidenteng nangyari sa kanya noon. Baka naman nawalan lang ng signal dahil sa masamang panahon, iha. Wika ng matanda. Lord, keep him safe, please. Mahinang dasal niya habang mahigpit na hawak ang cellphone. Isang oras pang nakalipas. Halos lumabas ang puso ni Lorraine mula sa dibdib nang makarinig ng katok. Nang buksan ni Manang Celia ang main door ng bahay, ay tumambad sa kanila si Lance. Basang-basang pumasok ang lalaki. Diyos ko, iho! Basang-basa ka! Teka, ikukuha kita ng tuwalya! Ani Manang Celia bago umalis. Bumaling sa kanya si Lance. Ngumiti ang lalaki sa kabila ng ayos nito. Ang lakas ng ulan! Nabasa ako pagbaba ko ng bus. Sobrang traffic pa, kaya ang tagal ng biyahe. Lance, I've been calling you non-stop pero hindi ko sumasagot. Sa halip ay wika niya sa lalaki. Sorry, namatay ang cellphone ko sa biyahe. Hindi ako nakapag-charge bago umalis. Pinag-alala mo ako. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Kinagat niya ang ibabang labi. Sa kabila niyon ay hindi niya napigil ang luhang tumakas mula sa mata. Nanlaki ang mga mata ni Lance. Sa isang iglap ay nasa harap na ng wheelchair niya ang lalaki at nakaluhod sa kanya. I'm sorry, Lorraine. I'm sorry kung pinag-alala kita. Masuyong wika nito. Maingat na hinawakan nito ang mukha niya at pinunasan ang luha sa pisngi niya. Malamig ang kamay ng binata dahil sa ulan. Sabalit tila may mainit na humaplo sa puso ni Lorraine dahil sa ginawa nito. I'm sorry, Lorraine. Bago siya makasagot ay narinig niya ang yabag ni Manang Celia. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya kay Lance. Apology accepted. Sige na, asikasuhin mo muna sarili mo, baka magkasakit ka pa.
Tumayo si Lance at nagpaalam sa kanya pagkatapos tanggapin ang tuwalya ang iniabot ni Manang Celia. Siya naman ay dumiretso sa kusina para magpagawa ng kape sa matanda. Kalahating oras ang lumipas, pumasok si Lance sa kusina. Bagong ligo na ang binata. Magkape ka muna, Lance, iho, para mainitan ng tiyan mo. Ani Manang Celia sa binata. Salamat po. Hindi natapos ni Lance ang sasabihin dahil humatsing to. Baka magkasakit ka dahil sa pagpapaulan mo. Uminom ka na kaya ng gamot? May pag-aalalang wika ni Lorraine sa lalaki. Parang ikaw yata itong nurse sa ating dalawa ngayon, Lorraine. May alim na tanong at baling ni Lance sa kanya. Humuso siya. Nurse ka, dapat alam mo kung anong prevention sa sakit. Don't worry, malakas naman ang resistensya ko. Sige, tiinom ako agad ng gamot kapag sumama ang pakiramdam ko. Good. Sige na, inamin mo na yung kape mo. Habang nagkakape ang binata ay iniwan sila ni Manang Celia sa kusina. Sa gitna ng pag-inom ay ibinaba ni Lance ang tasa ng kape sa mesa at bumaling sa dalaga. Seryoso ang mukha nito. Lorraine, sorry ulit kung pinag-alala kita. Kinagat niya ang ibabang labi. Sorry din sa naging reaction ko kanina. Nag-alala lang ako sa'yo. Naalala ko rin kasi yung aksidenteng nangyari sa akin noon. Napaawang ang mga labi ni Lance. Kasunod niyo na ihinawakan nito ang kamay niya na siyang hindi inaasahan ni Lorraine. I'm sorry, Lorraine. Dahil sa akin, naalala mo ang aksidenteng nangyari sa'yo. Tulad ng nararamdaman niya kanina, tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya. Pinisil niya pabalik ang kamay nito. Okay na, Lance. I'm just glad you're safe. Masuyong umiti ang binata. Well, I made a promise to you that I'll arrive safely, didn't I? Kaya hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa akin. Bago patuluyang magwala ang puso niya, ay tumikim siya at binawi rito ang kamay. Kamusta pala ang binyag ng inaanak mo, Lance? Okay naman. Yung lumpiang Shanghai ko, nasa na? Teka, seryoso ba yun? Natawa siya sa seryosong mukha nito. Ito naman, joke lang. Sige na, tapusin mo na yung pagkakape mo. Nang gabing yon, habang nakahiga si Lorraine sa kama niya, napagtanto niya na unti-unti na ngang nahuhulog ang damdamin niya kay Lance. Hindi niya ipinagtaka ang mabilis na pagkakahulog sa lalaki dahil sa pang pinapakita nito sa kanya. Muli ngang nag-init ang puso niya nang maalala ang masuyong paghingi nito ng tawad sa kanya. Anong gagawin ko dito sa nararamdaman ko? Nurse ko si Lance, nagtatrabaho siya sa akin. Napapabuntong hiningang tanong niya sa sarili. Sa huli ay napagdesisyonan niyang obserbahan muna ang kilos at trato sa kanya ni Lance. Kapag naramdaman niya na gusto rin siya ng binata ay aamin siya dito. Isa pa ay hindi nito pwedeng malaman na malapit na siyang makalakad. Doon niya rin masusubo kung gaano ito ka-genuine sa kanya at kung kaiba ba ito kay Dave. Kinabukasan, nagising si Lorraine na wala na ang ulan at sumisikat na ang araw. Dahil sa hangin na dala ng bagyo sa nakalipas na magdamag, ay may mga naputol na sanga ng puno at sandamakmak na dahon ang nalagas at nagkalat sa bakuran. Pagkatapos mag-almusal ay tumulong si Lance kinamanang Celia at Mangkaloy sa paglilinis ng bakuran. Nang matapos si Lorraine sa ipinipinta ay nagtungo din siya sa hardin. Anong ginagawa mo dito, Lorraine? Bumalik ka na sa loob, baka madumihan ka. Wika sa kanya ni Lance. Hawak nito ang isang naputol na sanga. Napansin niya na basa ang buhok ng binata sa pawis. Subalit kahit na ganon ay gwapo pa rin ito. Bahagya siyang nag-angat ng kilay. Ano namang akala mo sa akin, Lance? Takot na madumihan? Mahinang natawa si Lance. Hindi naman, pero hindi bagay sa iyong madumihan, kaya bumalik ka na sa loob, Lorraine. Ibinuka niya mga labi para tumanggi. Subalit nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang isang gumagalaw na bagay sa manggas ng t-shirt ni Lance. Lance, may uod sa damit mo! Oh my God, Lance! Ha? Nasaan? Kaswal na tanong ng lalaki. Lance, it's crawling on your shirt! Oh my God! Nagpapanik naman na wika niya. Maging si Mangkaloy na abala sa ginagawa ay napatingin sa gawin nila. Sa gulat niya ay biglang hinubad ng binata ang suot nitong kamiseta. Napaawang ang labi niya nang tumambad sa kanya ang matipunong katawan nito. Hindi naman uod to, Lorraine. Caterpillar naman. Wika ni Lance ng inspeksyon ni ng hinubad na damit. Bumalik ang takot niya nang makita ang kulay berdeng uod. That's the same in my book. Oh my God, ilayo mo sa akin yan. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mata niya nang hawakan ni Lance ang uod
at ipatong sa isang dahon. Pagkatapos ay ibinalik nito ang atensyon sa kanya. Akalain mo yun? Ang tapang mong babae pero takot ka pala sa caterpillar, Lorraine. Tanong ni Lance, baka sa mukha ang pagkaaliw. Nag-init ang mga pisngi niya. Ayoko sa mga hayop at insektong gumagapang. Kinikilabutan ako. So, ayaw mo rin sa butike, ganun? Ayaw. Bakit ba nakangiti ka dyan? Pinagtatawanan mo ba ako? Napangisi ang binata. Sorry, pero ang cute mo eh. Pabirong inirapan niya ito. Ang sama mo, natatakot na nga yung tao. Natawa ito. Sorry na, halika na. Iahatid na kita sa loob para wala ka nang ma-encounter na uod. Napalunok siya nang dumako ang tingin sa katawan nito. Mag-t-shirt ka muna, mamaya magkasakit ka niyan. Opo, kukuha ko ng bagong t-shirt sa loob. Anito bago ipunas ang hinubad na t-shirt sa pawisang leeg. Tumingala siya sa mukha ng binata upang iiwas ang mga mata sa katawan nito. Maligo ka na rin, hayaan mo nang si Mang Kaloy ang tumapos sa paglilinis. Pawis ka na oh. Bakit? Ang baho ko na ba? Hindi, gwapo ka pa rin naman. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Talaga, Lorraine? Eh, gwapo ka naman talaga. Hindi naman magbabago yung mukha mo kahit na siguro isang buwan kang hindi maligo. Humalakak ito. Grabe naman yung isang buwan, Lorraine. Hindi nga siguro ako papangit pero babaho ako nun. Mas okay na siguro yung pangit pero mabango kaysa gwapo pero mabaho. Ikaw, anong mas okay sa'yo? Siyempre yung gwapo saka mabango rin. Pipili na lang ako, dapat yung the best na. Muling natawa si Lance. Oo nga naman. Halika na nga, maliligo na ako para bumango na ako. Hindi ka nga mabaho. Naamoy mo ba ako? Gusto mo bang amuyin kita? Nag-init ang mukha niya sa sinabi. Ah, never mind. Mauna na nga akong pumasok sa loob. Akma siya nga alis na nang mabilis na pumuesto sa likod niya si Lance. Halika na, ayahatid na kita. Hinayaan niyang igiya siya ng binata sa loob ng bahay. Pero Lorraine, thank you. Wika nito habang tulak-tulak ang wheelchair niya. Ha? Bakit? Kasi nagagapuhan ka pa rin sa akin kahit pawisan ako. Itinago niya ang pagwawala ng puso sa mahinang tawa. Sige, you're welcome. Pero maligo ka na ha? Ito na nga po. Natatawang sumaludo sa kanya si Lance bago siya iwan sa may sala. Hindi naman napigil ni Lorraine ang ngiti habang sinusundan ng tingin ng lalaki. Nang gabing yun, pagkatapos nilang maghapunan, sa halip na tumambay sa labas ay binuksan ni Lorraine ang TV sa sala para manood ng Olympics. Mahilig ka palang manood ng sports, Lorraine? Wika ni Lance nang maupo sa tabi niya. Hindi masyado, pero itong gymnastics gusto kong panoorin. Sinubukan ko kasi mag-gymnastics nung high school. Talaga? Ang talented mo naman pala. Oo nga eh. Pabirong sa kanya sa sinabi nito. Ibinalik niya ang tingin sa TV. Kasalukuyang ipinakikilala ang walong magko-compete para sa medalya. Sinong gusto mong manalo sa kanila? Tanong ni Lance. Wala namang representative ang Pilipinas dito sa women's category kaya USA ako. Magaling kasi yung representative nila. She's labeled as the greatest gymnast of all time. Marami na rin siyang medal na napanalunan sa Olympics. Teka. May kamukha yung taga-China. Really? Sino? Ibinaling niya ang tingin kay Lance. Yung ex ko. Natigilan si Lorraine sa sinabi ng lalaki. Yung iniwan ka para magtrabaho sa Canada? Oo, half Chinese kasi yun. Akala ko ba ayaw mo sa maganda? Eh kung kamukha ng Chinese gymnast ang ex mo, eh di maganda siya. Hindi naman sa ayaw ko sa magaganda, Lorraine. I just don't fall in love with a person just because of her looks. Marunong ako maka-appreciate ng magagandang babae. Pero hindi ako basta-basta nagkakagusto sa babae dahil lang maganda siya. Tuluyang nawala ang atensyon niya sa pinapanood dahil sa sinabi ni Lance. Talaga? Kung ganon, ano palang type mo sa babae? Ngumiti si Lance habang nakatingin sa kanya. Gusto ko yung may strong personality pero deep inside, soft din. Yung kayang manatiling positibo sa buhay kahit nasubukin pa siya ng tadhana. Yung may humor. Tapos hindi matapobre at may puso. Bonus na lang talaga kung talented at maganda pa siya. Halos mabingi si Lorraine sa lakas ng tibok ng puso. Pakiramdam niya ay siya ang tinutukoy ni Lance. Hindi nakatulong sa pagwawala ng dibdib niya ang tila nakakatunaw na tingin nito.
Tumikim siya at humuso. Well, paano kung makakita ka ng ganong klaseng babae tapos maganda pa? Lumaki ang ngiti ni Lance. E di ang swerte ko pa ganon. Pero sana lang gusto niya rin ako. Well, kagusto-gusto ka naman, Lance. Talaga? Oo naman. Bago pa kung ano ang masabi niya ay tumikim siya at ibinaling ang tingin sa TV. Teka, magsisimula na pala. Sino sa tingin mong mananalo sa kanila? Well, wala naman akong alam sa gymnastics. Dali na, just say one country, Lance. Natawa ito. Nakikipagpustahan ka ba sa akin, Lorraine? Gumisi siya. Kapag nanalo ako, may favor ako sa'yo na hindi mo pwedeng tanggihan. At paano kapag ako nanalo? E di ganun din. Pwede ka mahingi ng pabor sa akin na hindi ko pwedeng tanggihan. Talaga? Kahit libreng painting yung hingin kong pabor sa'yo? Oo naman. Kahit ano nga, diba? Natawa ito. Sige, game. Sinong pambatong mo ulit sa mga yan? Si Simone Biles, yung USA. Sagot agad ng dalaga. Teka, parang unfair yata yan ah. Akala ko ba siya yung most favorable na manalo? Natatawang nakibit-balikat siya. Well, pumayag ka na makipagpustahan sa akin, diba? Sige na nga. Dun ako sa Brazilian. Feeling ko kaya niyang talunin yung American. Let's see, Lance. Nakangising sagot niya sa lalaki. Confident si Lorraine na siya ang mananalo sa pustahan nila ni Lance. Kaya naman ganun na lamang ang pag-awang ng mga labi niya nang magkamali ng performance ang tinayaan niyang atleta. At sa huli, ang nanalo ay ang Brazilian na siyang pinili ni Lance. Paano ba yan, Lorraine? Ako ang nanalo sa atin. Natatawang baling sa kanya ng binata. I can't believe I lost. Akala ko sure win na ako. Wala namang siguradong panalo sa kahit anong sports eh. Everyone can be a winner, Lorraine. Lumabi siya. Nakakainis naman. Nakangising na ngalumbaba ang binata habang patuloy na nakatingin sa kanya. Ang cute mo rin palang mainis. Bigla tuloy nag-init ang mga pisngi ni Lorraine sa papuring yon. So, anong favor ang gusto mo? Painting ba? Nagbago ang isip ko. Gusto kong mag-beach tayo. Beach? Anong gagawin natin doon? Hindi naman ako makakalangoy sa kondisyon ko. Hindi naman lahat ng tao nagpupunta sa beach para mag-swimming. Mamasyal lang tayo. Madaming magandang beach malapit dito. Fine. Lumawak ang ngiti ni Lance. Really? Thank you, Lorraine. Tina natunaw ang puso niya sa ngiting yun ng binata. Sabi ko naman kahit anong favor, di ba? Don't worry. I'll make sure na mag-enjoy ka. Ikaw ang kasama ko. Mag-enjoy nga ako. Ngaling-ngaling isagot niya sa lalaki. Siguraduhin mo lang ha. Sa halip ay nakangusong sagot niya. Yes, ma'am. Come on, let's sleep now. Ihatid na kita sa kwarto mo. Napatingin siya sa orasan at napagtantong malapit ng maghating gabi. Good night, Lance. Good night, Lorraine. Kinabukasan, pagkatapos ng bisita niya sa ospital ay pinag-usapan nila ni Lance ang pagpunta nila sa beach. Dalawang araw ang nakalipas, pagkatapos ayusin ang mga gamit na dadalhin para sa lakad nila ni Lance, sa halip na lumabas ng silid ay sinubukan ni Lorraine na tumayo mula sa wheelchair. Noong huli niyang bisita sa therapist ay nakakatayo na siya at nakakahakbang sa tulong ng pag-alalay ni Marga. Ganoon na lamang ang galak niya nang magawa niyang maihakbang ang isang paa na hindi natutumba. Lorraine, ready ka na? Nanlaki ang mata niya nang marinig ang boses ni Lance sa labas ng silid. Mabilis siyang umatras at umupo pabalik sa wheelchair. Hindi siya pwedeng makita ng lalaki na nakakatayo na. Humugot siya ng malalim na hininga bago binuksan ang pinto. Lance, kumunot ang noon ng binata habang nakatingin sa kanya. Okay ka lang, Lorraine? Bakit namumula ang mukha mo? Ha? Ano, okay naman ako. Nainitan lang siguro ako. Humuso siya. Nakaayos na yung dadaling ko. Aalis na ba tayo? Oo sana, kung ready ka na. Ilang sandali pa nga ay nagpaalam na sila kay Manang Celia. Lance, alagaan mong mabuti yung si Lorraine, ha? Bili ni Manang Celia sa binata. May dala siyang gamit sa pagpipinta dahil balak ni Lorraine magpinta sa tabing dagat. Bukod doon, may wheelchair siyang dala na akma para sa buhangin. Si Lorraine ang sumagot sa matanda. Si Manang naman kumakapagbilin para akong bata. Saka maghapon lang naman kami ni Lance sa beach.
Huwag po kayo mag-alala, manang. Ako po bahala kay Lorraine. Hindi ko siya pababayaan. Alam ko naman, nagpapaalala lang ako. O siya, sige na, lumarga na kayo. Nag-init ang puso ni Lorraine sa mga sinabi ni Lance. Tiwala siya sa sinabi ng binata dahil daman niya ang seguridad kapag kasama ito. Lulan ang sasakyan na minamaneho ni Mang Kaloy ay umalis sila. Isang oras lang ay nakarating na sila sa isang beach sa Batangas. Ang ganda nga dito, Lance. Ang sarap ng hangin. Anya habang nililibot nila ng binata ang dalampasigan. I'm glad you liked it here, Lorraine. Nakangiting wika ng binata. Hindi ka ba lalangoy? Baling niya kay Lance. It'll be unfair to you if I swim tapos nandito ka lang. Gusto niyang sabihin sa binata na pwede siyang mag-swimming, lalo na't unti-unti ay nakakahabang na siya. Subalit pinigilan niya ang sarili. Sayang, gusto ko pa namang makita kang lumangoy. Sa halip ay wika niya sa binata. Talaga? Bakit? Gusto mong makita ang abs ko, no? Biro nitong tatawa-tawa. Hoy, excuse me. Humalakak ang binata. Joke lang naman. Pero next time na lang ako lalangoy. Mas gusto ko ng kasama dito eh. Huminto sila sa isang bahagi ng dalampasigan na walang tao. Doon isinet up ng binata ang mga gamit niya sa pagpipinta. Thank you, Lance. Ang tagal ko na rin hindi nakapagpainit sa tabi ng dagat. May mga relatives kami rito sa Batangas na may resort pero hindi na ako nakakapunta. Ganun ba? Kung ganun ay sulitin mo na ngayon. Sige na, magpinta ka na. Don't mind me here. Nakangiting wika ng binata. Hindi ka ba mabuboard? Magpipinta ako tapos nandito ka lang? Pwede ka makipag-bonding kay Mang Kaloy para di ka mainit. Naroon nata siya sa bilyaran nitong resort. It's okay, Lorraine. I'll just watch you. And there's nothing boring about it. Ang sarap mo nga panoorin sa ginagawa mo eh, kung alam mo lang. Fine. Sige na nga, dito ka lang sa tabi ko. Nakanguso at tigil ang ngiting sagot niya. Teka nga. Kinuha ni Lance ang cellphone nito at itinapat sa kanya. Okay lang ba kung kuhanan kita ng picture, Lorraine? Oo naman, basta wag mong ipopost sa social media. Don't worry, para sa akin lang to. Gusto ko lang na lagi kitang nakikita kahit saan ako magpunta. Lumundag ang puso ni Lorraine mula sa dibdib. Habang tumatagal ay tila palalim ng palalim ang nararamdaman niya sa binata. Habang tumatagal ay gusto niyang maniwala na may espesyal na pagtingin na rin sa kanya si Lance. Pagdating ng tanghali ay kumain sila ni Lance sa restaurant ng resort. Asikasang-asikaso si Lorraine ng binata. Ang dami na nito, Lance. Ikaw naman ang kumain. Anya, pagkatapos nitong ilagay sa plato niya ang binalatan nitong hipon. Di ba, mahilig ka mo sa hipon? Oo nga, pero kumain ka rin. Inilipat niya sa plato ang ilang hipon mula sa plato niya. Pagdating ng hapon ay bumalik sila sa dalampasigan para panoorin ang sunset. Bago dumilim ay tumulak na sila pabalik ng Tagaytay. Habang naghahaponan ay kinakamusta sila ni Manang Celia. Siya nga pala, tumawag ang mama mo kanina, Lorraine. Nabanggit ko sa kanya na nasa Batangas ka. Tawagan mo na lang siya at baka namimiss ka na. Sige po, Manang. Tatawag po ako kay mama mamaya. Pagkatapos maghapunan, tulad ng nakasanayan ay tumambay sila ni Lance sa porch para magtsaa. Nag-enjoy ako today, Lance. Pwedeng next time ulit? Nakangiting tanong niya sa binata na kasama niya. Pwedeng-pwede, basta ikaw. Wow, ang lakas ko naman sa'yo. Masuyong umiti ang binata na nagpatalon sa puso niya. Siyempre, ikaw yan eh. Wait, you have something on your face. Lumuhod sa harap niya ang binata at inilapit ang kamay sa mukha niya. Tila may kung anong kinuha ito sa pisngi niya. May nalaglag na eyelash sa pisngi mo. Ani Lance nang ipakita ang hawak nitong piraso ng kanyang pilik. Sabi nila, pwede ka daw mag-wish bago muhipan. Natawa siya. Really? Alam mo pala yun? Ginagawa ko rin yun nung bata ko eh. Gumiti si Lance. Come on, give it a try. Malay mo, di ba? Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya habang nakatingin sa mga mata ni Lance. Kagad ang labing pumikit siya. Well, wish ko sana halikan mo ko ngayon. Pagkatapos niyang sabihin yun sa isip, ay dumilat siya at hiniban ang pilik sa kamay ng binata. Nang salubungin niya ang tingin ni Lance ay nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito. What did you wish? Halos pabulong na tanong ng lalaki. Sabi ko, sana halikan mo ko nga...
Hindi niya natapos ang sasabihin nang biglang lumapat ang mga labi ni Lance sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Lorraine, subalit agad rin siyang napapikit nang maramdaman ang paggalaw ng mga labi ng binata. Sa isang iglap ay tila inilipad ang puso niya habang buong pusong tinutugon ang halik ni Lance. Subalit bago pa lumalim ang halik, ay pinagsaluhan nila ang umalingawngaw na tunog ng cellphone niya. Mabilis na humiwalay sa kanya si Lance. Shit, I'm sorry, Lorraine. Sambit nito bago mabilis na tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Naiwang tulala si Lorraine. Dahil walang humpay ang tunog ng cellphone ay napilitan siyang sagutin yun. Lorraine, sabi ni Manang Celia umalis ka daw kasama si Lance. Nagpunta raw kayo sa Batangas? Wala sa sariling napahawak siya sa dibdib. Hindi pa rin humuhupa ang malakas na tibok ng puso niya. Yes, ma. Can we talk tomorrow? Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Are you okay, Iha? Okay lang ako, ma. I will call you tomorrow, I promise. Anya sa ina bago putulin ng tawag. Bago pa niya maibaba ang cellphone ay natanaw niya ang paparating na bulto ni Lance. Lance, lumunok siya at inipon ng lakas ng loob sa dibdib. Subalit bago pa siya makapagpatuloy ay yumuko sa kanyang lalaki. Lorraine, I'm so sorry about earlier. Hindi ko dapat ginawa yun. Kissing you was inappropriate and I apologize for it. Napamaang siya sa narinig. Sa isang iglap ay tila may matulis na bagay na tumusok sa puso niya. You're sorry about kissing me? Sinalubong nito ang tingin niya. I do. Hindi ko dapat ginawa yun. And most importantly, you're my boss. What I did was very unprofessional and considered violation. Nilunok niya ang bikig na namuo sa lalamunan. Okay, stop Lance. I understand. Hindi mo kailangan mag-sorry. Naiintindihan niya ang ibig iparating ng binata. Hindi nito gusto ang ginawang paghalik sa kanya. Base sa paghingi nito ng tawad ay obvious na hindi sila pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Boss nga lang talaga siya para rito. No, Lorraine. Gusto kong mag-apologize sa'yo. At gusto ko na rin mag-resign bilang nurse mo. Tila doble ang sakit na naramdaman niya dahil sa sinabi nito. Magre-resign ka? That's the right thing to do, Lorraine. I can no longer work for you after this. Of course, hindi na niya kaya magtrabaho sa akin. Ngayong nalaman niya na may gusto ako sa kanya. Mapait na wika niya sa isip. Nang mga sandaling yun, gusto niyang itanong at isumbat kay Lance kung bakit siya nito pinaasa sa wala. Subalit napagtanto niya na kung may dapat siyang sisihin, yun ay ang sarili niya. Siya ang umasa kay Lance. Siya ang nagbigay ng kahulugan sa mga ginagawa nito para sa kanya. Siya ang nagsabi na halikan nito. Fine, tinatanggap ko ang resignation mo. Sa halip ay tanging nasabi niya sa binata. Lorraine. Tina may gusto pang sabihin si Lance, subalit pinindot na niya ang wheelchair para lagpasan ng binata. I hope this is the last time I will see your face, Lance. Si Manang Celia na lang ang kausapin mo tungkol sa pag-alis mo. Magpapahinga na ako. Matapang si Lorraine, pero ng mga sandaling yon, wala na siyang lakas na harapin pa si Lance. Pagdating sa loob ng silid ay saka pinakawalan ng dalaga ang luhang kanina pa nagbabadyang bumagsak mula sa mga mata. Nang gabing yon ay hindi niya alam kung paano siya nakatulog. Kinabukasan, tanghali na siya lumabas ng silid niya. Dumoble ang sakit sa dibdib niya nang makumpirma niyang umalis na nga si Lance. Ano bang nangyari at bigla na lang nagpaalam si Lance, Iha? Tinatanong ko siya ay ayaw naman magsalita. Ang sabi niya, kay Ma'am Lana na lang siya magpapaliwanag. Wika sa kanya ni Manang Celia. May nagawa kong kasalanan sa kanya, Manang. Tanging sagot niya sa matanda. Hindi naman nagtanong pa si Manang Celia nang mapansin nito na ayaw niyang pag-usapan ng bagay na yon. Inabalan ni Lorraine ang sarili sa pagpipinta, subalit hindi mawala sa isip niya si Lance. Ang halik na namagitan sa kanila at ang paghingi nito ng tawad. Hindi naging sila ng binata, subalit hindi niya masukat ang sakit na nadarama sa dibdib. Tanging kay Lance lang siya nasaktan ng ganoon. I guess I really love him. Mapait na wika ni Lorraine sa sarili. Kinabukasan, hindi niya inaasahan ang pagdating sa Tagaytay ng mga magulang niya at kapatid na si Vince. Mom, Dad, Vince, bakit napadalaw kayo? Tanong niya sa mga ito. Namimiss ko kasi ang unika iha ko. Sagot ng amang si Vincent. Sorry, Dad, nabisi lang ako sa ginagawa.
Madami akong commission works for the past few weeks. Pagdadahilan ni Lorraine sa ama. Simula nang maging nurse niya si Lance ay hindi siya nakaalis ng Tagaytay. Tanging yung nagbatangas lang sila. May pasalubong ako sa iyo, Lorraine. Wika sa kanya ng kapatid na si Vince. Galing ang binata sa Japan para sa shooting ng pelikula nito. Lihim na nagpasalamat si Lorraine sa pagbisita ng pamilya niya. Kahit paano ay nabawasan ng lungkot niya at na-distract siya sa pagkabigong nararamdaman. Lorraine, anak, Lance talked to me yesterday. Wika ng ina nang mapag-isa sila sa kusina pagkatapos maghapunan. Ma, kasalanan ko kung bakit nag-resign si Lance. Wika niya sa ina. Lumunok siya bago nagpatuloy. I fell in love with him, and he doesn't feel the same way towards me. Sigurado ka ba dyan, anak? Sigurado saan, ma? Na hindi ka niya mahal? Alam mo bang hindi niya tinanggap yung sweldo niya sa 20 pagtatrabaho niya sa'yo? Natigilan siya sa sinabi ng ina. What? Bakit niya ginawa yun? Marahang umiti ang ina. Lance talked to me, iha. Hindi daw niya tinanggap ang sweldo niya dahil in the first place, hindi siya nag-apply dahil sa pera. I figured out he's telling the truth when I found out that he's the grandson of the late Dr. Leandro de Asis, a great surgeon. Hindi man kasing yaman ng pamilya natin ng mga de Asis, Lance is also well off, iha. Napahinto ang ina sa pagsasalita nang pumasok ang kuya niya sa kusina at tawagin ang pangalan niya. Someone is looking for you outside, Lorraine. Manliligaw mo yata. May dalang malaking bukay na bulaklak eh. Ha? Manliligaw? Malakas ang kabog ng dibdib na nagtungo siya sa labas. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita si Lance na nakatayo sa labas. Hawak ang malaking bukay ng bulaklak ay naglakad ito patungo sa kanya. Lance, anong ginagawa mo dito? Di ba nag-resign ka na? Nandito ako para umamin sa'yo ng nararamdaman ko, Lorraine. Kasunod ng deklarasyong yun ay lumuhod sa harap niya ang binata. Inabot nito sa kanya ang hawak na pumpo ng bulaklak. Naguguluhang tinanggap niya yun. What do you mean by this, Lance? Hindi ba tinanggihan mo na ako? You're sorry that you kissed me, aren't you? Kaya ka nag-resign dahil hindi tayo pareho ng nararamdaman. Hindi mo kayang mahalin ng gaya kong lumpo, hindi ba? Ano nga naman ang mapapala ng isang lalaki sa gaya kong alipin ng wheelchair na to? Napaawang ang mga labi ni Lance bago ito umiling. What? You're wrong, Lorraine. I kissed you that night because I wanted to. Pero humingi ako ng tawad pagkatapos dahil alam kong mali ang ginawa ko. You're my employer. I told you that. Hindi kita dapat hinalikan dahil nagtatrabaho pa ako sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit nag-resign ako bilang nurse mo. Dahil gusto kong manligaw sa'yo. At hindi ko magagawa kung nagtatrabaho pa rin ako sa'yo. Napamaang siya sa sinabi ni Lance. Gusto mo ako? Hindi lang gusto, Lorraine. Mahal kita. Una pa lang na nakausap kita sa ospital, nakuha mo ng interes ko. Yun ang dahilan kung bakit pumayag ako magtrabaho bilang nurse mo. Pero habang nakakasama kita at nakikilala, hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa'yo. Hanggang sa namalayan ko na lang na nandito ka na sa puso ko, na mahal na kita. Kita ni Lorraine ang sinseridad sa mga mata ng binata. Naniniwala siya sa mga sinabi nito. Subalit naroon pa rin ang takot sa puso niya dahil sa sinabit sa huling relasyon. Lumunok siya para pigilan ang pagbagsak ng luha. Kaya mo ba akong tanggapin kahit hindi na ako makakalakad ulit? I don't know when I'm going to walk again. Or if I'll ever be able to walk again, Lance. Pwedeng habang buhay na akong ganito, hinding-hindi na magiging normal ang buhay mo kapag ako ang kasama mo. Ni hindi mo na magagawang maglakad sa mall o kahit saan na walang sagabal na kasama na katulad ko. Inabot ni Lance ang mukha niya. Masuyo nitong hinawakan ng pisngi niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Mahal kita, Lorraine. Mahal ko ang lahat sa'yo. That means I accept everything about you. Kasama na dun ang kalagayan mo. I don't care if you won't be able to walk again. At kung sakaling hindi ka na nga makakalakad pang muli, handa rin akong maging mga paa mo sa hinaharap. Sinong nagsabi na hindi magiging normal ang isang relasyon kapag may kapansanan ng minamahal? Walang masama ron, Lorraine. Hinding-hindi ka magiging sagabal sa buhay ko. Malakas ako, kaya kayang-kaya din kitang buhatin para sabay tayong maglalakad saan man natin gustuhin pumunta. Sa pagkakataong yun ay tuloy ang bumagsak ang luha mula sa mga mata niya. Mahal din kita, Lance. You do?
Anito habang masuyong pinupunasan ang luha sa pisngi niya. Sa tingin mo, hihilingin ko na halikan mo ako ng gabing yun kung hindi kita mahal? Sinalubong niya ang mga mata nito. Mahal kita, Lance. Just like you. Hindi ko inaasahang mahuhulog ang loob ko sa'yo habang magkasama tayo. Kung ganun, papayag kang mandigaw ako. Nagangat siya ng kilay. Kailangan mo pang mandigaw? Masuyong umiti ang lalaki. Gusto kong patunayan sa'yo at sa pamilya mo na totoo ako sa nararamdaman ko sa'yo. Na totoong mahal kita. Na hindi lang pera mo ang habol ko sa'yo. Alam kong anak ka ng bilyonaryo, pero magsisikap ako para sa atin. Well, Mom told me you're well off too. Pinamanaan ako ni Lolo ng ilang ari-arian, pero hindi pa rin ako kasing yaman ng pamilya niyo. Kaya gusto kong patunayan sa'yo at sa pamilya mo na ang tanging habol ko lang sa'yo ay ang pagmamahal mo. Wala nang iba. Naniniwala ako sa lahat ng sinabi mo ngayon, Lance. Pero kung gusto mo pa rin patunayan ang nararamdaman mo, pwede mo namang gawin yun kahit tayo na. Pasado ka na rin sa amin, iho. Sabay silang gumaling ni Lance sa kanyang ina na siyang nagsalita. Nakatayo ito kasama ang kanyang ama ilang metro mula sa kanila ng binata. Ngumiti si Lance sa kanyang mga magulang bago ibinalik ang tingin sa isa't isa. See? Pasado ka na sa parents ko. So, boyfriend na kita. Wika niya sa binata. Alright, Lorraine. I mean, girlfriend. Sa kabila ng presensya ng mga magulang ay hinawakan niya ang mukha ng lalaking minamahal upang paglapitin ang mga labi nila. Simula ng araw na yon ay naging opisyal ang relasyon nila ni Lance. Sa bawat araw na lumilipas ay lalo pang lumalalim ang nararamdaman nila sa isa't isa ng binata. Lalo ring pinapatunayan ng binata ang sinseridad ng pagmamahal nito sa kanya. Sa kabila ng kapansanan ni Lorraine, ramdam niya na hindi siya ikinakahiya ng binata. Alagang-alaga siya lalo nito. Nagbalik na din sa pag-aaral ng medisina si Lance. 5 buwan ang nakalipas, dumating ang kaarawan ni Lorraine. Labis na nasorpresa siya nang sa gitna ng pagtitipon kasama si Lance at ang kanyang pamilya ay lumuhod sa kanya ang nobyo upang mag-propose. Will you marry me, Lorraine? Will you be my wife? Hindi ako kasing yaman ng pamilya mo pero ipinapangako ko sa iyo na magsisikap ako para mabigyan ka at ang magiging anak natin ng magandang buhay. Puno ng pagmamahal na wika ni Lance habang hawak ang isang singsing. Pigil ang luhang tumango si Lorraine sa binata. I do, Lance. Of course, I will marry you. Pagkatapos niyang sabihin yon ay tumayo siya mula sa inuupo ang wheelchair. Ganoon na lamang ang pagkagulat sa mukha ng lalaki, maging ng pamilya niyang nakapaligid sa kanila. Bago pa makapagsalita si Lance ay naiiyak na ngumiti siya sa binata. Nakakalakad na ako, Lance. I'm sorry. Inilihim ko sa'yo at sa pamilya ko. Gusto ko kasing sorpresahin kayong lahat. Hindi ko rin sinabi sa'yo noon dahil gusto kong malaman kung kaya mo akong tanggapin kahit na hindi ako makalakad pang muli. Tumayo si Lance at masuyong sinapo ang mukha niya. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, Lorraine. I'm just happy that you can walk again. Thank you for being so brave, my love. At alam mong kahit hindi ka na makalakad, tanggap kita. Aalagaan kita at mamahalin habang buhay. I know. Buong pusong umiti siya sa lalaking minamahal. Well, what are you waiting for, my love? Hindi mo pa ba isusuot sa akin yung hawak mong singsing? Hinawakan agad nito ang kaliwang kamay niya at nanginginig na isinuot sa daliri niya ang engagement ring. Mahal na mahal kita, Lorraine. My future Mrs. De Assis. Mahal na mahal din kita, Lance. My future husband. Thank you for loving and accepting me. Hindi na lang ikaw mag-aalaga sa akin ngayon na nakakalakad na ako. Aalagaan din kita at ang magiging mga anak natin. Sa harap ng kanyang pamilya ay nagsalo sila ng matamis na halik ng lalaking minamahal. 2 taon ang nakalipas, pagkatapos ng maging ganap na doktor ni Lance, ginanap na ang kasal nila ni Lorraine. Isang simpleng garden wedding sa bahay ng mga magulang ni Lorraine sa Tagaytay ang naging kasal nila. Dinaluhan yon ng mga malalapit na tao sa buhay nila ng binata. 1 taon pagkatapos ng kanilang kasal, ay ipinagkaloob sa kanilang mag-asawa ang panganay na anak nila, na sinundan pa ng 3 sa paglipas ng mga taon. Naging masaya ang pagsasama ni Lance at Lorraine sa piling ng isa't isa at sa mga anak na lalong nagbigay ng saya at kumumpleto sa pamilya nila. Habang buhay na ipagpapasalamat ni Lorraine na ipinagkaloob sa kanya ng may kapal si Lance,
at tinanggap siya nito at minahal sa kabila ng naging pansamantalang kapansanan niya. Totoo nga na sa buhay natin, sa kabila ng sunod-sunod na kabiguan, sa buhay man o pag-ibig, laging may ibibigay ang Diyos na isang tao o oportunidad para muli tayong makabangon at magsimula muli. There's always something good coming. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care, and may God bless you always.